Hi guys, tara samahan niyo naman ako magluto ngayon ng ulam. Lulutuin ko pala tong opo na nabili ko nung nakaraan. Opo. Oo nga po, ganon. At natira pa nga kaming paksiyong na isda. Ako na yung kakain nito at hindi na to kakainin ni Toto. Sayang naman. At bago nga ako magsimulang magluto, hugasan ko muna yung mga hugasin. At kasama na yung kawali at nag-iisang kawali lang to na maliit na pinaglulutuan ko. At pagkatapos ko naman maghugas ng pinggan, magsasaing naman tayo para habang ginigisa natin yung upo, luto na yung kanin. Nung nahugasan ko na ng maayos yung kanin at nasabawan ko na, isasalang na natin to at sisimulan na natin ang pagluluto. Babalatan ko lang tong upo bago ko nga to balatan. Hiwain ko muna to sa gitna at para hindi ako mahirapan sa pagbalat. At hiwain ko lang siya sa saktong laki lang para hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit. Katamtaman lang, ganon. Masarap to guys, isasahog nyo sa sardinas. Pero ngayon, ang isasahog ko ay yung maliliit na hipon at meron pang ang tira. Pagkatapos kong ang gayatin, hinugasan ko ito at tinanggal ko na mga buto-buto. Hindi ko kasi alam kung sinasali ba talaga to sa pagluluto yung buto-buto or tinatanggal. Kayo ba guys? At nagpainit na nga ako ng kawali na may mantika at igigisa lang natin ito. Igigisa ko lang ito lang sabay-sabay. Yung bawang, sibuyas at yung sili. Hanggang sa maluto silang lahat at ilalagay ko naman yung maliliit na hipon. Hipon ay tawag na kalkag. At gisa-gisahin ko lang hanggang sa mag-crispy konti yung maliliit na hipon natin. At pwede na natin timplahan yan. Titimplahan ko lang yan ng asin, paminta at patis. At pwede kaagad natin isunod yung upo natin. Gisa-gisahin lang natin to at mabilis lang to maluto. At hindi na tayo maglalagay ng tubig dito. At magkusa nga tong magtutubig. At ayan na, luto na ang ating ginisang upo. Pang umaga na nga si Toto guys. Kaya maaga ako nagluto ngayon. At dahil may laro sila maya maya at manunood tayo. At para nga pag uwi namin, hindi na ako mag-asikaso sa pagluto, kakain na lang kami. At ayan na nga guys, so nakuha ko na yung timpla at okay na yung upo natin. At ayan na, luto na ang ating ulam. Number 7, Jota. Wala, rebound. Nakakaiharap ka rin. Tuwira. Basket, haro. Number 12. Piyasa natural. Natural. Wala, rebound. Number 7, nawala bola. Pero kung pa rin, wala pa rin, nagagaw sa bola. Di ba lang napapunta, number 7 pa rin. Basket, 0-7. Number 17, natural, change paper na tayo. 24-22. In paper up, 90 bombers. 37, umeki pa, wala, rebound! Saka kay number 12, siya pinakamalit pero siya nakakuha. Number 15, still 75. Number 75, dumigil, basket number 75. Ay, sorry. Number 17, natural, tuwira, wala, rebound. Nagmamadali, number 07, wala. Number 15, number 12. Hindi abot. Number 12. Number 12, kanya pa rin. Crossover move, tuwira, tapos rebound, number 75. Foul! Who's power up? Power number 12! Substitution! Pasok po! Labas! Pasok! Pasok! Labas! Pasok! 3:34! 3 minutes 34 seconds! Natanongin ko na pangalan eh! Matapa nga ba? Number 75 haro! Teka lang muna daw! Humingin ng malalim! 3 minutes 27! Kanina napapunta, nasa... Ultra, bilhin mo!
traveling. O, di ba? Ngayon talaga ako, rempre, yung dati ko ata pa ako. Who's going up? Walang pang traveling, walang invitation? Di pinapasok sila ngayon nito. Number 10? Pinasa? Pinasa? Paul? Who's going up? Paul number 26? Number 26? First person, Paul? Second team, Paul? Side! Number 10? Tumira? Basket number 10? 2 minutes 45. Number 07? Pinasa kay Haro? Haro? Nice D? Nice D? Haro? Pinasa? Pinasa pa rin number 7? 3 points number 07. Kaya ko lang dito. Number 0-0 Muslo wala rebound kanina mapupunta ng 0-0 pa rin Stun 0-7 umapante foul black and foul time out half commerce with 2 minutes and 5 seconds. At ayun na nga, talo sila. Mapapainom na lang talaga kami ng malamig na malamig na sunmig. At ayun lang. Thank you for watching. Babush!